am Teacher Jai, and we welcome you to our online celebration. At na-miss namin kayong kamustahin talaga eh. At kung meron ka mang katabi, or kung sino man yung kasama mo, pwede mo bang tanungin yan ng kamusta ka? Ayun, kamusta ang bawat isa? We pray na kayo ay healthy, kayo ay protected sa inyong mga kanya-kanyang mga bahay, at nabalitaan din namin na kayo ay, yung iba sa inyo ay meron ng online class, at talagang alam namin na kayo ay nag-excel sa mga kanya-kanya niyong klase. At bago ang lahat, alam kong excited na ang lahat na mas matuto pa. Come on, let's all worship the Lord. Kids, sa palaging pagpa-participate sa ating worship online. At today is the second week of our lesson, Paul and the Shipwreck. Sino ang nakapanood ng video natin last week? Good job! Good job ang bawat isa. At kung hindi mo man napanood, this is the day na talagang mas may matutunan pa tayo. At excited, alam namin na kayo ay excited na dahil excited na rin kaming may mas matutunan pa. As we welcome our speaker for today, our dear Pastorita Isa. Hello kids! Good morning sa inyong lahat. Ako si Pastora Isa Bunhan, or pwede nyo rin akong tawaging Ate Isa.
And sa araw na ito, meron akong ikakwento sa inyong napakagandang story na alam ko that we will learn from it. We will learn many good lessons from this story. Ang pag-uusapan natin ay patungkol kay Apostle Paul. Kilala niyo ba siya? Kung sino sa inyo ang nakakakilala kay Apostle Paul? Kung kilala mo siya, very good. Kasi siya ang ikakwento ko sa inyong lahat. Sa umagang ito, bibigyan ko lang kayo ng overview o ng summary dahil medyo mahaba yung story na to kung babasahin natin talaga siya. Pero gusto ko na pagkatapos ng lesson na ito, ay buksan mo talaga yung Bible mo para mabasa mo yung story sa Bible. Matatagpuan ito sa Acts chapter 27. So, ikukwento ko na. Ready na ba kayo? Ready na kayo. Okay. So, Paul, si pa si Paul? Si Paul ay isang disciple ni Jesus. Sobrang in love sa kanya. Sino sa inyo ang masasabi mo na love mo si Jesus? Ako rin, no? Ako love na love ko si Jesus dahil sa mga ginawa niya para sa atin, dahil siya ay namatay sa cross para sa iyo at para sa akin, to save you and to save me. Si Apostle Paul, in love din siya kay Jesus. At dahil sa sobrang pagka-in love niya kay Jesus, talagang pinagsisigawan niya, pinagkakalat niya sa lahat ng nakikita niya, sa lahat ng kakilala niya, na siya ay tagasunod o follower ni Jesus. At dahil dito, maraming mga tao ang hindi natuwa sa kanya kasi alam niyo ba ang katotohanan at nakakalungkot, hindi lahat ng tao ay naniniwala kay Jesus. At noong panahon ni Apostle Paul, mayroong mga tao na pumipigil sa kanya para i-share pa niya yung good news about Jesus. Kaya siya ay pinadala sa prison. Grabe, nakulong si Apostle Paul. May kilala ba kayong tao na nakakulong? Di ba nakakalungkot kapag hindi natin nakikita o nakakasama yung mahal natin sa buhay? Yung friend natin, family natin, si Apostle Paul, siya ay nakulong. At sa kanyang pagkakakulong, siya ay pinadala sa Rome. Sabihin niya nga sa akin, Rome. Ayan, naririnig ka kayo. Pinadala siya sa Rome sa pamamagitan ng pagsakay sa isang barko o ng ship. Ayan, yung ship dito, makikita niyo. Okay. Sino sa inyo ang nakasakay na sa isang barko o kaya naman ay sa bangka? Ako, ilang beses na akong nakasakay sa bangka at sa barko. Pero alam niyo ba, aaminin ko sa inyo na sa totoo lang, ayokong sumasakay masyado sa bangka at sa barko kasi medyo takot ako sa karagatan. Medyo lang naman, hindi naman sobra kasi hindi rin maganda na palagi tayong takot kasi kasama natin si Lord. Tama ba? So, si Apostle Paul, balik tayo sa kwento natin, siya ay ipinadala sa Rome sa pamamagitan ng isang ship. At alam niyo ba, nag-travel sila doon during the fall season. At ito ay dangerous, hindi magandang panahon na mag-travel kapag fall season. Alam niyo ba bakit? Kasi malalakas ang hangin. Sino sa inyong takot kapag malakas ang hangin? Ako, alam niyo ba si Pastora Isa, nung bata ako, kapag nakakarinig ako ng malakas na hangin, yung ganito, yung malakas na hangin, parang may whistle. Tapos kapag malakas yung hangin na gumagalaw yung mga puno, natatakot ako. Kaya naman naisip ko talagang very dangerous yung panahon na nag-travel si Apostle Paul kasi malakas ang hangin. At kapag malakas ang hangin, ibig sabihin malakas din ang magiging alon. At alam nyo ba, dahil sa bad weather, sila ay nagkaroon ng maraming stopover. Hindi sila nakadirekta papunta sa Rome. Marami silang hinintuan. At alam nyo ba, si Apostle Paul, kinausap niya yung nagmamanage ng ship. Ang sabi niya, kasi alam nyo ba, inabutan na sila ng winter season, taglamig. May snow, malamig na malamig. At pag malamig, mas makas pa ang hangin. At pinigilan sila ni Apostle Paul. Ang sabi ni Apostle Paul, huwag po tayong tutuloy.
sa paglayag, huwag na nating ituloy ang travel natin. Dito na lang muna tayo sa isla para mas safe tayo. Pero alam niyo ba, hindi nakinig ang may-ari ng ship at ang mga nagmamaneho ng ship. Hindi sila nakinig kay Apostle Paul, kaya tumuloy pa rin sila sa kanilang pagbiyahe. At dahil nga ito ay winter season, magpakita tayo ng mga snow. Snow! Snow! Ayan, nakakita na ba kayo ng snow pag winter? Sobrang lamig. Parang ang sarap kumain ng mainit na soup, diba? Tapos naka-jacket na. Ang sarap ng winter. Pero hindi magandang mag-travel sa ship kapag winter. At dahil na dito, alam nyo ba, habang nagta-travel sila Apostle Paul, yung waves ng dagat ay sobrang lakas dahil sa napakalakas na hangin. At ang sabi, according sa mga pag-aaral at mga naikwento sa Bible, sa sobrang lakas ng waves, alam mo, pwede natin siyang maikumpara na kapag nasa loob ka ng bangka, parang may mountain sa gilid mo. At yung mountain ay mountain ng waves. Alam nyo ba, may kukwento ko sa inyo. Last year, kami, ng family ko, ay nag-travel, nagbakasyon kami sa Iloilo. At kami ay nagpunta sa isang isla na maganda, may white sand, ang ganda ng beach, ang ganda ng karagatan. Pero alam nyo ba, natakot kaming lahat. Bakit? Kasi nung pabalik na kami sa aming pinanggalingan, sobrang lakas ng waves na talagang lahat kami ay kumakabog yung dibdib namin, yung mga pamangkin ko, natatakot na, and even ako, natatakot na ako kasi wala na kaming ibang makita kundi dark clouds. Imagine nyo ba, magpakita tayo ng dark clouds? Dark clouds! Ayan, nandyan sila. Tapos, ang lakas ng ulan! Tapos, ang lakas-lakas ng hangin, natatakot na ako. Kaya naman, nang makabalik kami safely doon sa aming pinanggalingan, talagang nag-thank you kami kay Lord kasi iniligtas niya kami. Alam niyo ba yung naranasan ni Ate Isa? Ilang oras lamang yun, pero si Apostle Paul, naranasan nila ito ng ilang mga araw. At alam niyo ba, nagpadala si God ng angel. At kinausap nito si Apostle Paul. Pakinggan niyo to ha, ito yung sinabi ng angel kay Apostle Paul. Sila ay nasa gitna ng karagatan, habang sila ay natatakot, habang sila ay talaga namang hindi na nila alam kung makakaligtas pa sila. Ang sabi ng angel, "Don't be afraid, Paul. You must be brought before Caesar and God will save all those who are sailing with you." Wow! Ang sabi doon, ang sabi ng angel of God, "Huwag kayong matakot, Paul. Huwag kang matakot kasi God will save you at lahat ng kasama mo ay isi-save ni Lord." At alam niyo ba ang nakakatuwa kay Apostle Paul? Lagi siyang naniniwala kay Lord. Sino sa inyo naniniwala ka kay Lord? Yes, ako si Ate Isa, naniniwala din ako kay Lord. Kaya naman, nang makausap na ni Apostle Paul yung angel of God, naniwala siya sa word ni God na ililigtas niya sila. At alam niyo ba, all of a sudden, yung ship na sinasakyan nila, bigla huminto. Na-imagine niyo ba, madilim, malakas ang araw, biglang huminto. Kasi ito ay nakahit ng sandy bottom dun sa ocean floor. Bago pa man din sila makarating sa safe land. The water was so deep, sobrang lalim. Nakaranas na ba kayong mag-swimming sa isang dagat or swimming pool na sobrang lalim? Di ba medyo nakakatakot, lalo na kung hindi ka marunong lumangoy. At alam nyo ba, huminto na yung ship na sinasakyan nila. They were stuck! Hindi sila makagalaw. At yung waves, mas lumakas pa at talagang tumatama yung waves sa kanilang ship hanggang sa nasira na yung ship na sinasakyan nila. It was a horrible and terrible experience para sa mga nakasakay sa ship. At alam nyo ba, sa sobrang takot nila, sa sobrang hindi na nila alam ang gagawin, yung iba tumalon na sa ship at lumangoy na sila,
Yung iba naman, yung hindi marunong lumangoy, ay humawak ng mga wood at doon sila, parang ginawa nila itong salbabida. At alam niyo ba ang good news sa ating story today? Everyone was safe. Everyone survived. Why? Because God said so. Kasi kapag sinabi ni God, pag nag-promise si God, tutuparin to ni Lord. Amen ba? At alam niyo ba, iiwanan ko lang kayo ng tatlong bagay na pwede nating matutunan sa story natin today. Number one, manalangin palagi or mag-pray palagi. Alam niyo ba, naniniwala ako na si Apostle Paul, noong panahon na sila ay natatakot na at parang mawawasak na yung ship, siya ay nagpe-pray. Kasi sa isang letter niya sa mga taga-Philippians, ay sinabi niya doon, lagi kayong mag-pray. In all occasions, pray to God. Alam niyo, attitude talaga ni Apostle Paul, every time siya ay natatakot, siya ay nananalangin. Mayroon akong tanong sa inyo, may mga times ba, kids, na kayo ay natatakot? Baka natatakot ka sa teacher mo? Baka natatakot ka sa math? Sino sa inyo takot sa math? Baka natatakot ka sa ibang friends mo? Or baka natatakot ka rin kapag kumukulog parang si Ate Isa ng bata pag kumikidlat? Baka natatakot ka sa COVID-19 na nararanasan natin ngayon? Ano ba ang kinakatakutan mo? Alam mo, ang maganda, kapag tayo ay natatakot, anong gagawin natin? Tayo ay mag-pray. Kausapin natin si Lord at humingi tayo ng tulong kay Lord. Alam mo bakit? Kasi didinggin niya tayo. God always hears our prayers. Kaya maganda, imbis na umiyak lang, imbis na matakot lang, kapag nararamdaman mo yan, ipikit ka, magfo-focus ka kay Lord, magpe-pray ka, at kakausapin mo si Lord. Mag-pray palagi. Kapag natatakot ka, di mo naiintindihan yung lesson sa online school, o kaya naman, meron kang hindi maintindihan ang gagawin mo, you will stop and you will pray. You will talk to God because God cares for you. God cares for us. Kaya dapat lagi tayong mag-pray. Say it with me. Can you repeat it after me? Mag-pray palagi. Very good, kids. Number two, magtiwala kay Lord. Of course, kapag tayo ay nag-pray, kailangan magtiwala tayo na pakikinggan tayo ni Lord. Diba sa story si Apostle Paul, nagpadala si God ng angel at ang sabi ng angel, silang lahat ay magiging safe. Silang lahat ay magsusurvive. Alam nyo ba ang ginawa ni Apostle Paul? Hindi siya nanatakot, hindi na siya nag-isip ng kung ano-ano, but he believed the word of God. He believed the promise of God. Because you know what, kids? When God promises, He will fulfill it. Kapag nangako si Lord, kailangan magtiwala tayo because He will do it. Alam niyo ba, kids, sa buhay natin, kailangan always trust God. Kailangan lagi tayo nagtitiwala kay Lord sa Kanyang promises, sa Kanyang goodness, because again, God loves you so much. Pwede tayong mag-trust kay Lord sa mga problems natin, sa family, sa ating mga iniisip, sa mga worries natin about school, about friends, about family, because God cares for us. So, number two, again, is magtiwala kay Lord. And number three, lastly, magpasalamat lagi kay Lord. Ako, naniniwala ako si Ate Isa na nung ligtas na sila Apostle Paul, ang unang ginawa niya ay magpasalamat kay Lord. Kasi si Lord ang dahilan kung bakit sila saved. Yay! Thank you, Apostle Paul!
safe silang lahat dahil napakabuti ni Lord. Ikaw, tatanungin kita ngayon, ano yung mga bagay or things na pwede mong ipagpasalamat kay Lord ngayon? Pwede kang magpasalamat kay Lord sa food na iyong kinakain. Sino sa'yo masaya na ang sarap magluto ni mommy, ni nanay, ni tatay, ni daddy, ni papa. Laging naghahanda ng food at alam mo ba, ang food, si Lord ang nagbibigay. Kaya pwede tayong magpasalamat kay Lord sa food na ating kinakain. Ano pa pwede natin ipagpasalamat kay Lord? Pwede natin ipagpasalamat kay Lord na tayo ay buhay. Tayo ay malakas. Tayo ay maligaya. Tayo ay may good health. Pwede natin ipagpasalamat kay Lord. Pwede rin natin ipagpasalamat kay Lord na may protection siya sa atin, lalo na from COVID-19. Kasi ang sabi sa salita niya, sa Psalm 91, pwede tayong mag-trust na si Lord ang magko-cover or magpo-protect sa ating mga buhay. So, pwede natin ipagpasalamat yun kay Lord. Pwede natin ipagpasalamat kay Lord ang friends natin. May friends ka ba? Pwede mo ipagpasalamat kay Lord yun. Pwede kang mag-thank you kay Lord. Dahil meron kang mama, meron kang papa. Kung wala naman, pwede kang magpasalamat kay Lord sa mga guardians mo. Pwede ka rin magpasalamat kay Lord sa teacher mo na nagtuturo sa'yo kahit online. Maraming bagay ang pwede nating ipagpasalamat kay Lord. Sa lahat ng panahon, kailangan mag-pray palagi. Number one, magtiwala kay Lord. At number three, magpasalamat kay Lord sa lahat blessings na Kanyang binibigay sa ating lahat. Amen ba, kids? I hope na marami tayong natutunan sa story ni Apostle Paul. Natuto tayo na huwag matakot, pero pwede tayong mag-pray. Huwag tayong mag-alala dahil pwede tayong magtiwala kay Lord at lagi tayong magpapasalamat sa kabutihan ni Lord sa ating buhay. Sige, let us pray. Join me, kids, as we pray sa umagang ito. Thank you, Lord. Lord Jesus, we thank you sa inyo pong love para po sa aming lahat. Thank you, Lord, because we can pray to you and you will answer us. Salamat po, Lord, na nakikinig po kayo sa aming mga panalangin at ikaw po ang nagpo-protect sa amin. We pray, Lord, na yung mga takot po sa heart namin at sa mind namin ay mawawala na at mapapalitan po ito ng trust sa inyo pong pangalan. Salamat po, Lord, because you love us. We love you too, Lord Jesus. This we pray. Amen and amen. Yeah! Bye-bye! Good job, kids, for listening to today's story. At magkita-kita tayong ulit. Huwag kayong makakalimot na palaging mag-pray, palaging magbasa ng Bible, at palaging magtiwala kay Lord. Amen? God bless you, kids! Bye! Thank you po, Pastor Rita Isa. And I know na marami kayong natutunan today sa ating lesson. And kids, we miss you! See you sa ating next Sunday celebration and get ready sa ating arts and crafts next week. And God bless you!